What's up sa inyo mga kaiwan? Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang pag-iipon ng pera. Bigay ako sa inyo ng 10 psychological techniques kung paano makaipon ng pera ng mas mabilis at maging lamang ka sa karaniwang dahil sa mga 10 psychological techniques na ito. Kaya kung bago ka pa dito sa aking channel, please subscribe and don't forget to click the bell para updated po kayo sa susunod kong video. Kaya i-roll na natin yung intro. Number 1, huwag magpadala sa emosyon sa pagbili or 30 days rule. Kapag bumili ka ng isang bagay, isipin mo yung 30 days rule o mag-antay ka ng 30 days bago mo bibilin ang isang bagay. Tanito, maiiwasan mo ang emotional buying or impulse buying. Ito yung pagbili ng padalos-dalos or biglaan sa isang bagay. Gawa mo to, eventually, yung habit mo na ito. Bumili ka ng isang bagay, mag-aantay ka ng 30 days. Malamang, hindi mo na gusto yung bagay. Kadalasan kasi, pag bumibili tayo, ito ay popular, sikat sa social media. Meaning, ang presyo nito ay mataas pa. Kung magpapalipas ka ng 30 days, maaring mas mura mo na ito mabili. Number 2, kumain ka muna bago mabili. Alam ko, nangyari na to sa'yo. Pumunta ka sa supermarket, nang go-grocery ka at gutom ka. Impulse buying ka sa mga pagkain dahil ikaw ay gutom. Pero, pag pumunta ka sa grocery na kumain ka na at busog ka na, may iwasan mong bumili sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Kaya, mas makakatipid ka. Number 3, bigyan ng pangalan ang ipon mo. Nilagyan mo ng pangalan ang ipon mo, maaring hindi mo to pakikalaman. Example, yung ipon na yan ay para sa anak mo. Ikaw ba bilang isang magulang, kuhaan mo yung ipon na para sa anak kinabukasan ng anak mo ba? Hindi. Ng pangalan sa iyong ipon, makakaroon ka ng emotional attachment. Tama ba? Tama ba? English yun. Yung ipon na ito ay para kay nanay. Nanay, sino ba yung nanay mo? Nanay Pepang. Para sa gamot niya. Ikaw ba bilang anak, pakialaman mo yung para sa medisina ng iyong yung nanay? Di ba? Hindi. Mas maganda, nalagyan mo ng pangalan yung ipon mo. Number 4, magtabi muna bago gastos. Yo. Alam ko, mahirap magtabi ng pera. Lalo na pag yung sahod mo ay sumabay sa mga gastusin mo sa pang-araw-araw. Pero, pag magtabi ka na agad bago gastos, mas makakaipon ka. Or mas maganda ka ng account sa banko na nag-o-automate. Itabi mo na siguro yung 10% sa sahod mo. Tingnan nga, hindi mo mamamalayan na malaki na ito at magiging habitual mo ito. Mag-a-adapt na lang yung utak mo, mamalayan. Kasi hindi mo hawak ang pera. Pagdating ng araw, di mo napapansin na malaki na pala ang ipon mo. 5. Iwasan ang mga advertise. Mga ads. Alam ko, pag pumupunta ka sa grocery, marami silang buy one, take one. Kung sa mall naman, pupunta ka, marami silang sale. Kahit sa social media, marami silang advert. Ang katunayan kasi nito mga kaiwan, yung malalaking kumpanya nagbayad ng mga limpak-limpak na salapi para i-advertise nila yung product nila at masayko nila ang utak natin. Kaya kung may iwasan mo itong mga advertise ko na mas makakatipid ka. Number 6, gumawa ka ng listahan. Sa paggawa ng listahan mga kaiwan, may iwasan mo dito ang pagbili ng hindi mo naman mga kailangan or masubrahan sa pagbili ang mga kailangan mo. Kaya mas maganda pag may listahan ka. At isa pa ditong mas maganda pag nakagawa ka ng lista, may listahan ka, may iwasan mong pabalik-balik sa grocery kasi nakalista na yung kailangan mo. At ang mas maganda dito, iwas hassle pa. Maiwasan mo magpabalik-balik sa grocery. Kasi pag magpabalik-balik ka, malaki ang tsansa na mabibili mo na naman ang mga produkto na hindi mo naman kailangan. Number 7, magbayad gamit ang pera. Kapag kasi gumamit ka ng pera, maiiwasan natin magbitaw ng pera.
Mag-iwasan natin bitaw ng bitaw. Kasi ang tao kasi, nakasayko na sa utak natin na hindi natin gusto na mawalan tayo ng isang bagay na meron na tayo. Pero, pag gumamit ka ng credit card, lang bili. Dahil sa akala mo na wala namang nawawala sa'yo. Kasi swipe ka lang ng swipe eh. Walang nawawala sa'yo. Kasi katunayan, kasi ang card, nasa sa'yo lang. Kaya nasasayko ng utak mo na walang nawawala sa'yo. Kaya pag pera ang gagamitin mo, magdadalawang isip ka. Ikaw ba naman? Bibili ka, pupunta ka sa mall, bibili ka ng circle worth of 20,000-30,000? Di ba napakasakit, napakahirap bitawan? Pag credit card ang gamitin mo, wala kang pakialam kasi ang akala mo kasi walang nawawala sa'yo kasi nandiyan lang sa'yo yung card. Kaya bandang huli, ikaw na magsisisi ka din kasi malaki na yung utang mo sa yung credit card. Or 8, itrack ang pera. Alam mo kasi guys, alam mo kasi mga kaiwan, dapat nakatrack yung pera nyo. Dapat alam nyo kung saan napunta ang yung pera. Sa expenses ba o sa income? Dapat nakalista yan. Kung ang ililista mo ang iyong income or expenses, kung sa tingin mo mas malaki ang iyong expenses kaysa pumapasok, aba, balik ka sa tip number 1. Kasi nagka-problema ka. Kasi mas malaki ang expenses mo kaysa iyong income. Number 9. Mag-budget para sa loo. Oops! Teka kayo, Juan. Kala ko ba walang budget para sa loo? Ganito kasi yan. Kailangan mo pa rin mag-budget ng maliit na percentage para sa loo mo. Para hindi mo isipin na negative ang pag-iipon at hindi ka tatama rin. Kaya kailangan meron ka rin maliit na percentage para sa luho mo. Parang may reward pa rin para sa iyo. Ito naman kay Ewan. Diba? Number 10. Palakihin ang pera, huwag ang gastos. Ganito kasi yan. Ewan. Kapag sumasahod ka ng 20,000 at nakapag-save ka ng 5,000, at kung magtatrabaho ka pa at kikita ka ng 25,000, dapat makasave ka ng 10,000 na. Assuming na hindi nagbabago yung gastos mo. Kaya mas maganda, kasi pag lumaki yung gastos mo, wala rin kwenta yung ipon mo. Kaya mas maganda na palakihin mo yung pera, huwag ang gastos. No? Balikan natin ang 10 psychological trick paano makaipon ng mas mabilis. Number 1, huwag magpadala sa emosyon sa pagbili. Number 2, kumain muna bago mamili. Number 3, bigyan ng pangalan ang ipon. Number 4, magtabi muna bago gastos. Number 5, iwasan ang mga ads. 6, gumawa ng listahan. Number 7, magbayad gamit ang pera. Number 8, itrack ang pera. Number 9, mag-budget para sa luho. At last, and palakihin ang pera, huwag ang gastos. Mga kaiwan, kung may natutunan ka na, don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the bell. Pss, 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 pss.